ikapito ng Agosto, Biyernes sa 18th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili, ang mawawalan nito. Ngunit ang naghahangad na mawalan nito, ang makatatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, kung sarili naman niya ang mawala? Saano may pagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng Diyos, taglay ang kaluwalhatian ng kanyang ama, at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel. At doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo, na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari bago sila mamatay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin." Hindi isang pangkaraniwang guro si Jesus na nagbibigay ng mga practical na aral sa kanyang mga tagasunod. Siya ang dakilang guro ng mga apostol at tinutulungan niya na palawakin ang takbo ng kanilang pag-iisip sa pagtuturo sa kanila ng mga bagay na mula sa Diyos. Ibinubunyag ni Jesus na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay maaaring magdulot ng sakit dahil itatakda nito ang pagtalikod sa sarili. Inihahanda ni Jesus ang mga apostol para sa mga pananagutang papasanin nila, lalo na kapag naganap na ang mga propesiya ni Jesus tungkol sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Ang pagtalikod sa sarili at ang pagsuko ng sariling layunin para kay Jesus ay may maraming magandang ibubunga. Umunlad ang mga apostol sa kanilang pagsunod kay Jesus habang nagiging kaisa sila ng kanilang guro sa isip at kalooban. Natagpuan ng mga apostol ang totoo at mabuti nilang pagkatao nang italaga nila ang kanilang sarili ng buong ganap at katapatan sa mga turo ni Jesus. Nanalig sila sa maluwalhating pangako ni Jesus. Gagantimpalaan niya ang bawat kabutihang ginawa ng tao. Dito pa lamang sa lupa, nasayahan na ang mga apostol habang naglilingkod sa Panginoon. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ang lalong nagbibigay sa kanila ng dahilan para magkaroon ng pag-asa. Pagsasagawa. Sikapin nating sa bawat araw ay maging kaisa tayo sa diwa at kalooban ni Jesus.